Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal. Ngayon po ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan kong sino ang mas iniibig mo, si Kristo ba o ang mga bagay sa mundong ito? Una, kailangan pong tuparin ang lahat ng mga utos ng ating Panginoong Diyos. Sa Mateo 28, talatang 19 hanggang 20. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always in the very end of the age. Mga kaibigan, mga minamahal, ang ating Panginoong Diyos ay sa ating palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ngunit ang utos ay ipangaral po natin ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Kung kahit mga kapatid, mga kaibigan, mayroon pong isang binata na lumapit sa ating Panginoong Hesus ng panahon po ng ating Panginoon. Sa Mateo 19, talatang 16, ang wika, may isang lumapit sa kanya at nagsabi, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Ang ating pong Panginoong Hesus ay sumagot sa talatang 17, Mateo 19, talatang 17, at sinabi sa kanya, Bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Iisa ang mabuti, ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, ay tuparin mo ang aking mga utos. Nang marinig ito ng binata, mga minamahal, ay tumugon po ang binata, ayon po sa Marcos 10, talatang 20, at sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula pa sa aking kabataan. Ang lahat daw po, mga minamahal, ng mga pinag-uutos ng ating Panginoong Hesus ay kanya nang tinupad mula sa kanyang pagkabata. Ngunit mayroon po siyang kulang. Ano po kaya yung kulang sa kanya upang siya'y tumanggap ng buhay na walang hanggan? Ayon po sa Marcos 10, talatang 21, si Hesus, pagtingin sa kanya, ay minahal siya at sinabi, isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbuli mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, nang sabihin po ito ng ating Panginoong Hesus, ang binatang ito ay namanglaw. Kung kaya't iyon ang dahilan kung bakit hindi po siya magkakaroon o magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po sa Marcos 10, talatang 22, Subalit siya'y nanlumo sa sinabing ito at siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. Iyon po ang dahilan, mga minamahal, kung bakit ang binatang ito ay hindi maliligtas sapagkat mas minahal pa niya ang kayamanan kaysa sa mga inuutos ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Sapagkat wala siyang pag-ibig sa kanyang kapwa. Ang nais po ng Diyos, magkaroon po tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Nabasa ito ni Hesus na ang puso po ng binatang ito ay mas mahalaga pa ang kanyang kayamanan kaysa buhay. Kung kaya't mga kaibigan, sa Marcos 10, 23 hanggang 25 ay ganito po ang sinasabi. At sa pagtingin ni Hesus sa palibot ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng langit. Mas maigi paan niya ang isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Kung ang atin pong mga kayamanan, ito po ay ating gagawing pansarili lamang. Hindi po natin ito gagamitin sa gawain ng ating Panginoon, sa pag-ibig sa ating mga kapwa, ito po ay hindi mabuti. At ito po ay walang kabuluhan sa paningin po ng ating Panginoon. At sa verse 24 po ng Marcos, Jesus, at namangha ang mga alagad sa kanyang mga salita, ngunit muling sumagot sa kanila si Jesus, mga anak, napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali paan niya para sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Ang gusto po, mga minamahal, ng ating Panginoong Diyos doon sa may mga maraming kayamanan, ayon po sa 1 Timoteo
6:17 hanggang 19, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay huwag magsipagmataas ng pag-iisip o umasa sa kayamanang hindi nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa gana sa lahat ng mga bagay upang kanilang ikagalak. Sila'y magsigawa ng mabuti, magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging maibigin sa pagmimigay, maibigin sa pamahagi, na sila'y mga ipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay, sa tunay na buhay. Yan po ang nais ng Diyos na makita sa may mga maraming kayamanan, na ang kanilang kayamanan ay dapat po isangkot nila sa gawain ng pagliligtas ng mga tao. Nang sa ganun po, ang ating pong Panginoong Hesus sa kanyang pagbalik ay marami po ang maligtas. Ipinakilala po ni Hesus na siya man ay tumapad din sa lahat ng katwiran. Ayon po sa Mateo 3:14-15, ibig siyang hadlangan ni Hesus na nagsasabi, ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw pa ang lumalapit sa akin. Ngunit sumagot si Hesus sa kanya, hayaan mo mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang narapat atin sa atin upang matupad ang buong katwiran at siya'y sumang-ayon. Huwag nating bayaang makapagbigay tisod sa atin mga kaibigan o mga minamahal ang anumang bagay. Ang pagsuway sa isang kautusan ay sapat na na magpahamak sa atin. Maging ang ating Panginoong Hesus po, mga minamahal, ay tinupad ang buong katwiran. At gayon din, mga kapatid o mga minamahal, kung tayo po ay sumusunod sa buong kautusan, ngunit tayo po ay sumusuway sa isa, ay sinuway na po natin ang lahat. Ayon po sa Santiago 2:13, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkasala sa lahat. Sapagkat siya nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi rin huwag kang papatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ikaw ay lumalabag sa kautusan. At sa verse 12 po, kaya't magsalita kayo at kumilos na gaya ng mga taong hahatulan sa pamagitan ng kautusan ng kalayaan. Sa verse 13, sapagkat ang paghukom ay walang awa sa mga hindi nagpapakita ng awa. Ang awa ay magtatagumpay laban sa paghukom. Kaya po mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay maging mahabagin. Tayo po ay maging maawain. Kaawaan po natin ang mga makasalanan. Ang kapuutan po natin ay yung kasalanan. Ano po? Ililigtas po natin yung mga makasalanan upang sila ay maligtas. Ano po? Upang makilala nila ang ating Panginoong Hesus. Maraming tao ngayon na kapag ang kapitbahay nila ay makasalanan, masama, ay galit na galit sila. Dapat po pala hindi ganon. Atin po silang mamahalin. Ang kapupuutan po natin ay ang kasalanan. Sakdal na kabanalan ang hinihingi doon sa mga naghahanda sa pagparito ng ating Panginoon. Ayon po sa 1 Thessalonica 5:23, pakabanilin nawa kayo ng lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So napaka-importante din po pala mga minamahal na yung ating katawan ay abutan ng Diyos, ito'y buo at ito'y iingatan. Bakit ba tayo napunta sa katawan? Ano po? So, ang atin po kasing pamagat ng ating tinatalakay ngayon ay iniibig mo baga ako ng higit sa mga ito. Kasama po din yung, siyempre, yung mga pagkain na ating kakainin. Kapag tayo po ay kumain ng mga bagay na hindi nais ng Diyos na ating kainin, ay hindi rin po natin iniibig ang ating Panginoon. Hindi po tayo nakapagbibigay, luwalhati sa Kanya. Ang sabi, ang kalinisan sa laman ay di mahiwalay sa sakdal na kabanalan. 2 Corinto 6:17-18. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At sa verse 18, at ako'y magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sa 2 Corinto 7:1, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Kailangan po, mga minamahal, ng buong kalinisan.
mula sa ating pag-iisip, sa ating puso, sa ating mga labi, at gayon din sa ating mga ipinapasok sa ating katawan. Kinakailangan po ito. Nang sa ganon, isa po tayo sa mga ililigtas ng ating Panginoon. Sa 1 Juan 3, 3, at sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Ang atin pong Panginoon ay malinis. Ang atin pong Panginoon ay banal. Kung kaya't tayo po ay inaanyahan ng ating Panginoong Jesus na magpakabanal kayo na tao sa akin. Tayo po ay susupilin po natin ang ating mga sarili sa paggawa ng masama, sa pagsasalita ng masama, at sa mga bagay na hindi po maganda sa paningin ng ating Panginoon. At tiyak na susunugin po mga minamahal ang kumakain ng marurumi. Pa, napunta po tayo sa pagkain ng marurumi sapagkat magamat tayo po ay sumusunod sa mga kautusan ng Diyos, tayo po ay mapagmahal sa ating kapwa, ngunit meron din po tayong mga bagay na hindi nagustuhan ng Diyos sapagkat tayo kumakain ng marurumi, baka ito po ang hindi natin ikaligtas. Sapagkat ang sabi po sa Isaiah 66 verse 15 hanggang 17, sapagkat ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kanyang mga karwahe ay gaya ng ipo-ipo, upang igawad ang kanyang galit na may puot, at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. At sa verse 17, silang nagpapakabanal at nagpapakalinis upang pumaraon sa mga halamanan na sumusunod na nasa gitna na kumakain ng laman ng baboy, ng kasuklam-suklam, at ng daga, sila'y sama-samang darating sa isang wakas, sabi ng Panginoon. Kung kaya tayo po mga minamahal ay mag-ingat. Mag-ingat tayo sapagkat ang atin pong magulang noong unang panahon sa katauhan po ni Eva ay nagkasala dahil po sa pagkain. Mag-ingat po tayo na tayo po'y madaya na gaya ni Eva. Ayon po sa 2 Corinto 11:13, sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Kaya po mga kaibigan, mga minamahal, mag-iingat din po tayo sa pamamagitan ng pagkain na hindi po nais ng Diyos na ipakain sa atin. Sapagkat kung ating po itong gagawin, para po tayong si Eva na lumabag sa kautusan ng Diyos. Tama po ba mga minamahal? Ngayon, ang paalala po sa atin, huwag maging Diyos-Diyosan ang ating mga tiyan. Ano po, kapag tayo ay nagutom, ay kakain na tayo ng kahit ano, na kahit alam nating ayaw ng Diyos. Sa Filipos 3:19, ito po ay ating makikita. Inyo ko po kayong inaanyahan na inyo pong buksan ang inyong mga banal na kasulatan sa Filipos 3:19 upang makita po ninyo na huwag po nating maging Diyos-Diyosan ang ating mga tiyan. Sapagkat si Kristo man po, mga minamahal, ay nagwagi tungkol po sa pagkain nang siya po ay tuksohin. Ano po? Sa Mateo 4:3-4, ito po ay ating makikita. Sa panawagan po, mga kapatid, mga minamahal, pinag-iingat tayo. Bakit po tayo pinag-iingat? Ayon po sa Lucas 21:34-36, subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. At biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. At sa verse 36, subalit maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang kayo ay makatayo sa harapan ng anak ng tao sa ating Panginoong Jesus. So, ang ibig sabihin po mga minamahal, huwag rin po tayong mananalig sa ating sarili. Baka isipin po natin na alam na po natin ang mga kasulatan. Tayo po ay alam na po natin ang kautusan. Huwag din po tayong magtitiwala sa ating sariling kalakasan. Kundi lagi po nating iaasa sa Panginoon. Sapagkat ang nagtagumpay sa kaaway, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya napaka-importante po sa buhay natin ngayon na ang ating Panginoong Jesus ay lagi po nating kasama sa ating buhay. Ang tanong ng Panginoon sa Juan 21:2-3-15, iniibig mo baga ako ng higit kaysa mga ito? Iniibig mo baga ako kaysa katsakotse mo? Iniibig mo baga ako sa malaki mong bahay?
Iniibig mo baga ako kaysa diyan sa mga marami mong kayamanan? Iniibig mo baga ako diyan sa mga nakasanayan mong masasarap na pagkaing hindi naman iniibig ng Diyos na ito'y inyong kainin? Sino po ang ating iibigin? Ang ating Panginoong Jesus o ang mga bagay sa sanlibutang ito? Ayon po sa verse 15, pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon, Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Ang nais ng Diyos na makita sa atin bilang isang nagmamahal sa ating Panginoong Jesus ay hindi mararamot. Ang gusto ng Diyos, tayo po ay maging mapagbigay sa mga nangangailangan, sa ating kapwa at ang ating kapwa, mga kapatid. Ito po yung ating nakakasalamuha sa araw-araw na nangangailangan po ng ating mga tulong. Kung tayo po ay hindi naman masagana, mayroon din po tayong maitutulong sa kanila sa pamagitan po ng ating mga kaalaman, sa panggagamot, sa pamagitan po ng ating mga panalangin, ay maitutulong po natin sa kanila. Ngunit kung tayo po ay marami naman pong kayamanan na makakatulong po tayo sa ating kapwa, bakit hindi po natin gagawin? Sapagkat ang sabi nga ng Diyos, ng ating Panginoon, ang mayaman sa sanlibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip o umasa sa mga kayamanang hindi nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sagana sa lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Na sila'y maging maibigin sa pamamigay, maibigin sa pamamahagi, na sila'y mga ipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay, sa tunay na buhay. Ang nais ng Diyos, mag-ipon po tayo ng kayamanan sa langit na kung sa'y hindi masisira. Ang kayamanan ito, mga minamahal, ito po yung mga buting gawa na ating ginagawa sa araw-araw na nakikita ng ating Panginoon. Hindi po mahalaga sa Kanya kung ano ang estado mo sa buhay sa lupang ito, kung ikaw'y mayaman, kung ikaw'y mahirap. Ang mahalaga kung ano ang ginagawa mong mabuti habang ikay nabubuhay. Marami pong salamat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.